Hi guys! Magandarang gabi! Oh. Welcome back po dito sa Gendara SIU Channel. Andito na naman nga po ako para maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ and Legit Adawikads. And for tonight's video, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po rito sa ratings ng It Bulaga and It Showtime ng April 6, 2024. Yes guys, meron akong nakitang naglabas po ng ratings mula daw po sa AGB Nielsen. Nakakaloka kasi ang bilis. Ang bilis naman po ata maglabas ng ratings, mga kadabaykans. Kaya pag-uusapan po natin yan. But before that, sa mga hindi pa po nakakasubscribe dito sa aking channel, pindutin nyo lang po ang subscribe button na nandyan sa baba. And pakikulimbang na rin ang notification bell. Padamay na po niyan para mag-i-updated at una kayo sa nilalabas nating mga balita. So, panibagong araw, panibagong update na naman nga ang ating pag-uusapan. And unahin na po muna natin pag-usapan ang patungkol nga po dito sa Tira Pag-akyat ni Vice Genda Buwis Buway na performance para po sa kanilang opening dyan sa GMA 7. So, meron nga pong isang netizen or should I say fan ng Showtime ang nag-open ng topic about sa MTRCB sapagkat dinaan po niya sa biro. Hindi daw pinaprioritize ang safety, kaya lagot na naman sa MTRCB ang Showtime. So, nakakaloka mga kadawikads na mga Jensi kuno, pero sila-sila hindi pa makuha and mag-get yung humor ng isa't isa. So, yan nga po kadawikads ay sineryoso ng iba. And eto na nga po ang sinasabi natin, ang Itbulaga e nadamay mga kadawikads. So, eto na naman po tayo, nananahimik. Sila na nga nagsabi, tila nananahimik ang mga TVJ fans. Palibhasa na ano daw, tawag na naungusan daw at natalo ng bongga ng Showtime ang Itbulaga, kaya tahimik daw tayo. So, sa kanila po mismo na ha, nang galing yan, nananahimik tayo. Pero, eto po sila. At nagpapasimuno na naman. Bakit? Hindi ba pag-uusapan ng It Showtime sa social media kung hindi po ididikit? Hindi ninyo ididikit sa Itbulaga? Yan ang tanong namin sa inyo. Bakit pilit ninyong idinidikit sa Itbulaga? Bakit pilit ninyong dinadamay ang Itbulaga? Hindi ba pag-uusapan at magta-trending ang Showtime kung hindi nyo ididikit sa EB? Tanong lang naman. Anyway, thank you so much sa atin pong commentor na si Celia Ten Chavez. Magandarang gabi. Sabi niya dito, ang TVJ at MTRCB ay mga educated versus sa mga walang pinag-aralan. So, siguro mga ubob ang tingin po nila. Itong mga bashers na to, siguro ubob ang tingin nila sa MTRCB para isipin po na ganito. So, ang masasabi lang po natin is pinag-aaralan po ng mabuti ng MTRCB ang team po nila, pinag-uusapan po at pinag-aaralan ng mabuti bago po nila patawag, isuspinde, etc. po ang isang programa. So, for sure, alam naman po na MTRCB na CGI lamang ang ginawa po ng It's Showtime. Sa pag-upo po ni Vice Genda dyan sa logo ng GMA 7 sa tuktok ng kanilang building. Anyway, eto naman nga tumako po tayo mga kadabaykads sa ratings ng It's Showtime and ng National Barangay Day ng Itbulaga, April 6, 2024, araw po ng Sabado. So, grabe no? Ang naging salpukan po ng It Showtime at ng Itbulaga. So in fairness, napakataas po ng nakuha ng live views ng It Showtime po talaga kahapon. Well, inaasahan ko na rin naman po yan mga kadawikads, no? Kasi first day nga po nila ito mga kadawikads. So ibigay na po natin ang araw na yan kay Vice Genda. Medyo pumantig lang talaga sa tenga po natin. Itong mga mayayabang na fans ng It Showtime. Ang lakas po kasi magyabang, dodoblihin daw nila ang record ng Itbulaga. Pero hindi naman nila nagawa hanggang salita lang. Anyway, nagawa naman ng Showtime yung inaasahan po nila ano, na manguna po sa views. Pero online pa lang po ang ating nakikita. Kasi syempre,
pag online talagang mismong panonood, makikita mo agad yung diferensya sa kalaban nitong noontime show. Pero ang TV ratings, madalas pong na-delay sa mga susunod pa na araw pa po natin makikita. Kaya nagulat ako kanina na meron akong nakitang nag-post ng ratings po ng Showtime at Eat Bulaga. Eh, usually naman, mga kadabi cats, pag Saturday, Sunday, wala po naglalabas ng ratings. Kahit nga po, Monday to Friday, minsan nadidelay pa ang paglabas ng ratings. So, hindi po natin alam na dahilan bakit nadidelay. Pero ngayon, napakabilis naman ata, Sunday pa lang, may ratings na agad sila. So, sabi dito, combined views ng apat na channel ng Showtime, GMA, GTV, A2Z, Kapuso Channel, naka 9.6% daw ang It Showtime kahapon. So, mas mataas pa po, mga kadawikad, sa 8% na nakuha ng It Bulaga sa pilot episode nito noong July 1. Tapos ang It Bulaga, combination ng TV5 and RPTV ay 4.4% lang ang nakuha di umanong ratings. So sabi dito ng Kapuso Buzz, Nielsen, Nutan, PPL, Prime, combined the television ratings. Preliminary / overnight data, April 6, 2024. It's Showtime widens audience measurement, beats rival with a huge margin. And ayan, makikita nyo nga po dito na ang Showtime, combination ng apat na channel, meron pong 9.6%. Ang It Bulaga, combination ng dalawang channel ay 4.4% lamang di umano. So bukod po kay Kapuso Buzz, narito din po ang post ng isa pa po, Digital Records. So, ang source daw po nito ay It's Showtime on GMA Network, simulcast on GTV, A2Z, and Kapamilya Channel. Chunown says, It Bulaga, TV5, and RPTV in the Battle of Noontime Shows. Saturday, April 6, 2024, Noontime Ratings. It Bulaga, 4.4%. It's Showtime, 9.6%. Parang ang bilis, di ba, mga kadarikas? Kung ito man po ang ratings talaga, wala namang problema. Sa akin, congratulations sa It's Showtime. Nakapagtataka lang na ang bilis. Ang bilis ng ratings. Kasi noong July 1, tanda ko, hindi po agad nakapaglabas ng ratings. Parang inintay pa rin ang Monday, Tuesday, bago po nailabas ang TV ratings. Kayo guys, sa pagkakaalala ninyo, parang ano, di ba? Parang Monday na po na ilabas yung ratings, mga Collegiate Tabricans. Basta ang tanda ko, hindi po agad na ilabas yan. Nakatutok din po kasi ako that time para malaman kung ano po ang resulta ng ratings, TV ratings. Kasi puro concurrent viewers sa atin pong nababalitaan. Total live views, pero ang TV ratings talagang hindi po agad na ilabas. Pero ngayon, Sunday pa lang, Sunday evening, na ilabas na po agad-agad ang ratings. Anyway, sabi ko nga, kung totoo po ang ratings na ito, walang problema. Congratulations. Parang nakakagulat lang at nakakabigla. Kasi nakakapanibago na ang bilis maglabas ng ratings. Samantala, sabi dito sa komento ni Maricar Nuevo, it's not how you start, it's how you finish. Magaling sa umpisa pero hindi masusustain. Hindi tulad ng It Bulaga. Sa loob ng dumaang 44 years, maraming na nag-attempt, natapatan ang TVJ pero lahat nabigo. Wala nang dapat patunayan ang TVJ. Pero ang It Showtime, kailangang may mapatunayan, hindi sa viewers kundi sa GMA excess or executives. Kasi pag hindi kumbinsido ang GMA na kaya nilang It Bulaga, malamang sa malamang ilalaglag din yan ng mga taga GMA tulad ng ginawa nila sa TP or Tahanang Pinakamasaya na dating show. Huwag magyayabang sa initial punch. Bantayan nyo ang knockout ng TVJ.
Good job, Miss Gantara. Palaban ka for TVJ. God bless. Grabe, napakalinaw, no, ng kanyang komento dito. Na isa-isa niya na huwag totally magdiwang. Ang TVJ may napatunayan na sila dapat pang may patunayan. Hindi sa viewers ka naman kasi subok na yan sa mga viewers. Sa GMA Network, kailangan pa nilang patunayan na kaya nilang talunin ang Itbulaga. Lalo na ang balita natin ay 3 buwan ang ibinigay na palugit sa kanila. Kaya ngayon ang tanong ng marami, paano yun? Anong mangyayari? Anong mangyayari sa Showtime kung hindi nila matalo ang EB sa loob ng 3 buwan? Hindi nila ito malampaso? Nakakaloka di po ba na parang kahit anong oras ay pwede silang mapalayas dyan sa GMA Network? Nako, ang hirap niya. Nakaka-pressure talaga yan. Lalo na ang tatalunin ay TVJ na subok na po na matatag. So yun lang po muna ang ating update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.